medyo nagano po nag-subside. Ibig sabihin, nag-take effect po yung pangatlong injection, yung last injection. Ngayon, pagbunad ko ng mata, unang nakita yung bunso kong kapatid. Sabi niya sa akin, ito na naman niya rin. Sasalita po ako. Hindi ko siya nang tutawa, tawad siya. Kasi hindi rin kita kapatid. Well, sa awa po ng Diyos, doon ko na alam nung araw na yun, nakatupakay pinatake sa puso. Na hindi ko alam, may sakit ako sa puso. Wala akong knowledge. Kasi hindi naman ako nagpapacheckan. Self-medication ang ginagawa ko eh. Kapag may naramdaman akong sakit, ayun, bibili ako nito. Sobrang sakit, bibili ako ng Cetoxin. Pero may good supplement din ako. Meron ako maintenance yung Luzartan, high blood. So, ganito po. Sabi nito, pagkala sa akin, kinakailangan mo magpa-bypass. At sabi niya, marado daw po ang aking mga arteries. Multiple. So, nakakalungkot, hindi lang yun, may napansin pa sila, mataas yung sugar ko. Yung creatinine ko, medyo angat na rin. At meron kasi yung mga ibang, yung cholesterol ko, grabe sa kayong acid sa katawan. Sobra na po pala, grabe ng basura ng katawan ko. At damage na po pala, hindi pa ko mga, let's say yung prostate ko, may damage na pala. Kaya pala ganun. Magdadalawang linggo po ako bago nakalabas ng hospital. Ang reseta po sa akin, inabot ng 16 na iba't ibang klase ng gamot. So, umuwi po ako sa bahay. Pero recommendation, magpa-bypass ka at atas. 1 million yung sabi. Kung wala akong 1 million, ay nako po. Nalulungkot ako, pero ang sabi ko, sige, wala tayong magagawa, ganun ang buhay. Sa everyday po na dumadaan sa araw-araw na kinitay kong gamot, doon ko po naramdaman, nag-ihina ako na. Sabi ko, grabe pala. Itong mga iniinom na ito, sa tingin ko, siya pang, ano, siya pang bibigay talaga ako eh. Di po kaya nung aking ano eh. Resistant. So yun, tuloy-tuloy, pero gumawa po ako ng iba't ibang food supplement, at take ako ng iba't ibang food supplement, wala po nangyari. After 6 months, sabi ng mga anak ko, na-decide sila, Papa, sige, magpa-bypass ka. Bahala na kami. Sa lahat po, ang bagay na ayaw ko, yung iaasa ko, yung buhay ko sa aking pamilya, sa aking anak. Alam ko, may kanya-kanya na silang pamilya. Oo, pwede kaya nila, pero check na check, mangungutang yun. Mangungutang yun, imagine na, pati yung mga anak ko mangungroblema dahil sa akin. Sabi ko sa Diyos, tinakasap ko siya, Lord, tatawarin niyo po ako. Kung kukuhin niyo ng poko, payin niyo po. Kasi tatawarin niyo naman sa kasalanan ko. Ganun ang sinabi ko. Pero isahan lang po, huwag na. Pag-iirap sila, huwag na niyo ako yung ma-stroke o kung ano pa. Dito natakilan. Payin na po kasi senior citizen na rin naman ako. Pero talagang mahal pa rin ako ni Diyos, hindi po ako naman. Eto ngayon, nag-second opinion po ako sa isang magaling po na doktor din dito, si Dr. Rod, Dr. Rod. Doon, pagkatapos po ng laboratories, iisa yung sinabi niya sa nagtatay, magpabaypas po kayo. Yun lang ang pinakaroon. Kasi delikado, isang medyo delikadong atake sa iyo, wala po ako yun. Masasabi ko din, magpabaypas po kayo. At ito po yung pera. Ayun lang. So pinalitan po niya yung gamot po na yung 6 yung ginamang siyam, pero mga high dosage. Anong nangyari nun? Parang ito magaling kaya lang nang lalo po ako nang hihina. Wala na po akong activity nun. Hindi ka pwedeng salita ng ganito. Hindi pwede. Yung kunting salita, hihina lang ako. Yung maglakad ako sa buwan, panghihina lang ako. Wala na po sabi ko, ganito pala ang taong mamamatay na wala nang pakinabang. At napakalungkot. Yung ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko. So, dumaan po yung panahon, hinihintay kong aatakin ako ng mabigas. Hindi yung nangyayari, siguro nakakasustain sa akin yung mga gamot. Hanggang pinabalitaan po kung isang food supplement na maganda from Taiwan. Eh, gusto ko rin mabuhay, trinay ko po yun. Kaya sobrang mahal. Alam niyo ba kung magkano? Isang set good for 2 months, 45,000. Sa tulad, kung wala na ako sa kusin pera po, nangihingi na ako doon sa alak ko ng aking pambili ng gamot. Alam niyo ba yung 45,000? Mabigat.
So, although gusto ko mag-voice, sabi ko sa anak ko, kung gusto niya akong ipa-bypass, huwag na. I-try ko na lang itong product na ito, 45,000. Baka na lang. Ang nangyari ko, pinagdalahan ako ng super dami. Bumili po ako. Aba, may nangyari maganda. Partially, ako po naka-recover. Nakapag-motor-motor, nakapag-layas-layas, pero ganun pa rin ang atake ko. Maya-maya pa rin. Mabigat ang puso ko. Although, may pagbabago. Dumaan po yung isang taon na bili ako ng bili doon hanggang sa nakaramdam na po ako ng hiya sa aking mga anak. Sabi ko, kakayanan. Ayaw ko nang humingi pa doon sa anak ko. Simula po ng December 2021, ayaw ko nang humingi. Ako, ayaw ko mamatay, mamamatay na lang ako. Kasi kawawa naman yung mga anak ko. Noong December 2021 na yun, meron isang guardian angel ko galing sa taas. Tumawag sa akin. Taganata po yan. Ayun ang apply mercy, first billion. Ganun po yung Thailand. Kung tumawag siya, para bang alam niya na ako'y delikado na. Kuya man, kasi magkaibigan po kami for a very long time. Para na ako nurse, pero ano nga ako nandito. Salita, syempre, hindi ko magpapalata ako, hindi hirap ako. Kaya man, napakaganda nitong product na ito. I-try mo. Siguro nalaman niya na ako may sakit. So, baby, nurse, marami ako ngayon, gamot. Lakin na lang, alibay. Actually, ang gamot ko ng dadalawa na lang, minimilde. Instead na siya ang dadalawa nila. At hindi na rin ako bumili ng 45,000, wala na, kakayanan. Sabi niya, try mo ito, kuya. Sa Quimers, meron akong ginagamit. Pasensya na. Tinurn down ko siya. After ano, January buhay, parang ako 2022, nag-new year, buhay pa ako sa atas. Talagang, sige. Tawag na naman siya. Basta, every month tumatawag siya. Noong pong March, masama ng pakiramdam ko. Nagpaano po ako, nagpa-check up ako. Grabe na talaga. Sabi ni Doc, ano po, di pa kayo mapano, mapabaytas. So sabi ko, sige na. Yun naman, timing na timing, nung March 9, sabi ni Merce, kuya, tawag sa akin. Ganito, padadalhan kitang product. Merce, wala ako talaga nun. Merce, wala talaga akong ano, tatada na. Wala akong pera. Huwag natin pag-usapan, kuya, yung pera. Padadalhan kita, ang mahalaga gumaling ka. Payable when able. Bayaran mo kapag magaling ka lang. Sabi talaga, talaga, tuwang-tuwa po ako. Instead na padala po siya, April din, first week of April 2022. Ito lang April, pumunta po sila sa akin kasama si Noel. May dalawa pong mga, Therapist. Yeah. Nagkita po kami sa case lab. Noong time na yun, pinipilit ko rin ng aming ako. Tapos order silang pagkain. Hindi naman makakain. Alam nyo naman, mahirap kumain pag may nararamdaman ako. Yung therapist, binangin niya ako. Parang inanong niya itong kamay ko. Sobrang sakit at pindot rito. Sabi niya, crying point pa rin sa puso. Sabi, tama na. Kasi talagang gano'n yung sakit ko eh. Or bypass operation nga ako. Pagdating pa lang doon, pinateka agad ako ng candy. Medyo nagtawa. Sa sarili ko, hindi ko pinahalata. Ano ba? Parang dilimon? Ano ba yung dilimon? Pwede bang makapagpagaling ito? Parang na-underestimate ko na yung candy na ito. Ganun-ganun lang. Sinitek naman ako. Kwento-kwento. Mami, bigyan na naman ako isa. Kwento-kwento. Nag-nagalang, ang haba na yung kwento ko namin. Tumatagal ako, hindi ko napapansin. Alauna, alas-tres sila aalis, nakatatong kay ka po. Pero, nung pag-uwi na, sa kapo naramdaman, bakit tagal yung kwento ko namin? Ba't tumagal ako? Ito na po. First day, iniwan pa na niya ako ng ilang packs yun. Marami. Wala akong pera. Sabi niya, kuya, wala tayong pag-uusapan na, wala pag-uusapan dahil sa ano. Bayaran mo pag gumagaling ka na. Very confident siya. Nagagaling talaga ako. Grabe talaga yung ano niya rito sa Prada. Kasi, ano niya, na-try na niya. Tsaka marami siya nabigyan. So ito po, bumilang unang araw, pag-ising ko, sabi, ba't parang ang ganda ng pakiramdam ko? Parang malakas ako. On the second day, lalong yung power ko, yung strength ko, lalong lumakas. On the third day, lalo na. Sabi ko, kaya ko na ito ah.
tumantua ako sa mga kagagaling yata ako. But on the fourth day, although napakalakas ko, nagsimula na po na magluha ang mata ko. Sumakit yung mga dapat, mga dito. Sabi, ano nangyari mga germs ko sumakit? Tapos, sobrang katin. Yun po ang hindi ko maunawakan. Saan gagaling yung katin? Kahit kamutin ko, hindi ko ma... Wala. Parang nasa loob yung katin. Ngayon, na-alarm ako, nagtatamawag ako sa kanyang members. Ano nangyayari sa akin? Yun pala, yung pinatawag ko pala yung feeling reaction. Hindi side effect ha. Feeling reaction. Hayaan mo lang po yan. 1 week, 10 days lang yung mawawala yun. Eh ako naman, very confident. Kasi ang ganda eh. Although yung atake sa akin na dati mabigat, parang buhit na lang. Parang may hiwang konti na kaya-kaya ko. Tolerable. Sabi, sige, tuloy-tuloy ko na. Nung napansin ko po na maganda rin yung pakiramdam ko, alin yung isip ko, ano kung mababayaran at para makabili ulit ako. Yung pong offer ng pagbigyan ko sa sariyaya, Kuya, yan mo i-offer mo itong smoke room galing sa dyan, kahit panakas nito, hanggang ano na to, hanggang sorsobo na to. Problema ka ako, ano eh. Iisip ako lang, may problema ka ako, dito, bawal sa akin magbuhat eh. Sige ka ako, 20 kilos lang, try ko. Kasi kung kaya ko na siguro. Nagsimula pa ako 20 kilos. Nag 30 kilos, 40 kilos, nabubuhat ko, pero takot din ako. Sinabay-sabay ko na ngayon, habang nagtitake ako ng 80 Elko products, nararamdaman kong gumagaling ako, aba, nakakaipon ako ng pambayad kay Mercy. Sabi ko, pwede. After 3 weeks, nararamdaman ko ang lakas ng kaso. Nagpabladkin po ako sa doktor sa hospital. Para malaman ko ano ba talaga ang nangyayari. Ito ba ang aking gumagaling o ano? Pumila po ako ng anak po na kay Doktora Ron. Alas 3 ako na. Pagbasa niya. Ito yung pinakamasarap na pakinggan yung sinabi ni Dok. Kagay-kagay, ano nangyari? Sabi, bakit po Dok? Tingnan mo. Dati-dati, grabe yung ano mo eh. Resort po, ba't ngayon clear ka na? Hindi ka na ibabypass. Susunod sa rin. Kasi dupo-dupo ba yan? Oo! Kaya lang, masyado siyang amazed doon sa rin, excited siya. Kala niya yung binigyan niya gamot. Pinakakala niya. Eh, ang katotohanan mo, dada ko yung tinira mo na lang na binibili doon, wala na rin akong pera. Atorvastatin and clopidogrel plus yung amlodipin. Yun ang tatlo pala tinitin ko na nun, doon sa siyam niya. Ngayon, ang sabihin ko sa kanya, Dok, pasensya na Dok, ako nang tinitin ka. Nung sabihin ko sa kanya, parang nagtibay mukha ko yan. Iba yung aura ng mukha ni Doktora. Napahiya. Sabi niya, ano ba yan? Sabi ko, sa totoo lang po, ito, 3 weeks lang ang tinitin. Ito lang, ang dahilan. Ganun ba? O sige, kung maganda yan, tuloy mo na, pero yung mga turisita, tuloy mo din, ha? Yan po ang simula. Sabi ko kay Mercy, Mercy! Pwede bang magpapunta ka rito? Magpababa ka rito ng mga leaders sa Manila? Sishare natin. Sishare ko pa ako yung product. Ito, napakaganda. Pwede bang magpa-seminar? Sabi niya, Kuya, o sige, Kuya! Ayan ako, automatic na si Doc, si Doc, ano yan? Doc, ang tawag ko talaga siya, Doc, tanungan talaga siya, pero ngayon, Brad Allen na lang. Dumating po yung mag-asawa, tapos grupo ng naga, si Sir Manny. Unang-una po, May 2, Jollibee. Unang seminar. Doon pa lang sa seminar na yun, ay grabe na po yung, actually marami na akong nabigyan. Meron talaga Mercedes, may TV. Kumalim in just 4 days. Nag-ano na lang kasi, pasasya na po ay dugo, buhay na dugo, talaga nag-blow na siya. At the same time, may ano pa siyang pneumonia. Nahahawaan ang kanyang asawa, pero bago pa lang. Pero in just 4 days, nakaramdam siya ng pagbabago. Pinintay ko lang po ng dalawa, STP and RNS lang. By the way, ang pinay ko po pala nun, NRM. Second week na yung HRT, of course, yung kung ano, PWR, grabe po yung PWR. Alam mo yung nangyari? Gabi-gabi nun, hinihirap na ako makatulog kasi hindi ako nang hindi. Kasi yung prostate ko pala, magat na.
Alam mo ba, in just 3 weeks lang din, PWR, yung na-regulate po yung EE ko, twice na lang bago matulog at pagkagising na sa umaga. Imagine that. At ang pinakamaganda bagay doon, ang pinakamaganda bagay doon, na nasa masabi, boundary ka na, delikado na yan. Alam niyo ba, nung magbara ko, regulated rin ang aking sugar because of NRM. Kaya po, ito na yung katumbaran. Sabi ko, ito hindi ang aking business. Gusto kong i-share sa kapwa ko na kapag pala mamamatay ka na, doon mo na mararamdaman ang pangangailangan mo ng talaga. Yung tamang gamot, yung tamang produkto, at mga maintindihan, sabi ko, kawawa yung mga kababayan ko, mga kamakalan, mga kaibigan ko, dapat mag-share ko. Ang isang pag nagpa-doktor ka po, makontain ka dyan sa Hernandez. 1 week yung kaibigan ko po na matay lang sa akin, yung umabot eh. Laging 120 na, sa akin, 200,000, ganun mo kalaki. Pero pag dito sa provincial hospital, ay nalilibre din sa talaga naman, kakalibre ka naman. Kaya nga lang, sabi ni Igo kanina, overcrowded na, ano na talaga yun. Halos hindi na makapag-access ng mga pasyon. Overcrowded na. Kaya, ngayon po, ito yung dahilan sinasabi ko. Bakit nakarating dito ang idea ko? Ako po, nang makita ko ng napakaganda, very effective, wala po po sawang. Share po ko ng share. At ito na yung dumami na kami. For about, after 3 to 4 months na, nasa 200 na po ang members at marami na po natulungan. So siguro yan po yung nak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